kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan. Pagdating sa palakasan, malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tulin. Hindi mo kaya ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at isi-share ko po sa inyo yung kalalabas lang na video ni Jasper Kaino mga kabakal. Naglabas po ng video si Jasper Kaino at naglabas siya ng kanyang hinanakit dahil hindi na raw niya kaya yung mga panunukso at yung mga masamang sinasabi sa kanya ng mga tao at ni Albert Pagara. At nagbigay din ng mensahe mga kabakal si Jasper Kaino kay Albert Pagara about sa headgear. Kung gusto raw ni Albert Pagara ng walang headgear ay pagbibigyan daw niya. So akalain nyo nga naman mga kabakal, napakalakas talaga ng loob ni Jasper Kaino sa kanyang mga pinagsasabi. And honestly mga kabakal, even now ako ay na-amaze pa rin or na namamangha sa mga sinasabi ni Jasper Kaino kasi sobrang lakas ng loob niya. Literal na sobrang lakas ng loob niya, pero pinaliwanag niya naman ang kanyang saloobin na huwag naman daw siya kagad husgahan at hintayin daw muna ang laban. So kayo nang bahalang humusga sa mga sinabi ni Jasper Kaino. At ito po yung clip ng kanyang video. Kung gusto niyo mapanood ang full clip ng video niya, puntahan niyo lang po sa kanyang YouTube channel na Batang Yagit mga kabakal. Nandun ang full video. So ito po yung clip ng mga pinagsasabi niya sa mga tao at kay Albert Pagara mga kabakal. So ito po, gawan natin ng reaction kasi marami-rami yung kanyang mga sinabi. Feeling ko parang ang pakiramdam ngayon ni Jasper Kaino ay siya raw ang minamalit, samantalang siya naman ang nangunang magsalita ng hindi maganda kay Albert Pagara. Nananahimik si Albert Pagara, binanggit niya si Albert Pagara at nung siya ay naimbitahan kung ano-ano na ang kanyang mga pinagsasabi. Pero sa video na ito mga kabakal, sinasabi niya na siya, parang siya ang biktima. So kayo nang bahalang humusga at panoorin natin mga kabakal ang clip ng kanyang video. Yo, what's up? Just Mercado Vlog, alas Batang Yagit, nagbabalik. Yan, ngayon pinapanood ako na video kay Albert Pagara, putang nila. Kung ano-ano sinasabi ng taong te. Sa kami nakapagsabi sa akin, putang nila. Oros bunga nga lang yung pinapairal mong tukmulga. Tanginan mo. Tanginan mo, pinagsasabi mo sa akin, mga pangiinsulto nyo. Tanginan, di na nakakatuwa. Tanginan nyo. Parang, sabi nyo, namimersonal na ako. Puta kayo doon, namimersonal na. Puta, papahanap nyo ako. Puta, pambabanta yan. Tanginan nyo. Ngayon, magkita-kita tayo sa Manila, puta. Ikaw, Albert Pagara, kung nanonood ka man, putang nga mo, tarantado ka. Nabakla kang animal ka. Ang kila mo, pakita mo sa laban natin. Putang nga. Gusto mo pala, sabi mo wala ng headgear. Putang nga mo. Ang nga ako tinatakot mo, wala ng headgear. Putang nga. Huwag mo ako tinatakot, puta. Wala akong kinakatakutan. Tingnan mo. Walang headgear. Pagbigyan mo ako may headgear ako. Ikaw wala. Ano? Patay ka. Ang ilan mo pala eh. Kaya panay ka lang, puro mang tukbul ka, ang ina mo. May naka-video call. May, ito pa mga ka-idol, may naka-video call. Video call. Taga Cebu rin, puta. Panay lang daw yan yabang. Puta. Panay ka lang yabang. Ang gagawin mo yan dito, tanda mo, wala ka sa baluarte mo. Na sa Visayas, nandito ka sa baluarte ko, Luzon. Ina mo. Yung mga sinasabi mo, gawin mo personal, hindi yung panay ka, sat-sat, putang ina mo. Ipikon ako sa'yo, tangina mo. Salamat ka, pahos ako, hayop ka. Bakit kaya napahos mga kabakal si Jasper Kaino? Tangina. Pati yung mga fans ni Albert Pagara, puta na. Huwag kang maniwala sa tao niyan, puta. Inuuto lang kayo niyan. Tangina. Ako, mabait akong tao, pero puta na. Kung gusto niya, walang headgear. Sige, Boss MJ, kasama yan. Walang headgear daw. Tangina niya. Putang ina. Ako patakutin mo, puta. Kahit patayin, labay ako sa'yo. Putang ina mo. Ako patakutin mo. Ina mo. Ako. Sa lahat ng mga nang lalaki sa akin, tangina, tingnan natin sa laban. Tangina, huwag niyo minamalit yung 1-8. 1-8. Rodro. 1-8. Tangina, kahit pa paano, maraming pinahirapan yan. Ang ina nyo. Marami naman palang pinahirapan, mga kabakal ng 1-8.
Sobra-sobra na kayo magbasa sa akin, mga hayop ko. Mga... Oo, alam mo mga kabakal, grabe naman kayo magbas kay Just Sobra, Recaino. Sobra-sobra talaga, kaya okay lang naman sa akin. Putain na, pero itong putang ilan itong pangit na to na mukhang munggulid hayop na to. Ang pogi pala ni Jasper Recaino, mga kabakal. Itatawag niyang pangit si Albert Pagara. Masyado ako eh, putang ilan mo eh. Kaya, putang ilan mo, kung nanonood ka man yung Albert Pagara ka, putang ilan mo. Ang ina mo, malapit kaya sa akin, putang ina mo. Pag nakita kita, ang ina mo, pag nakita kita sa press conference, putang ina mo, tatamaan ka, putang ina mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ang ina mo, di mo ako kilala, gago. Ang ina mo, sabihin ko sa'yo, ang ina mo, sabi, wala ka sa Visayas, nandito ka sa Luzon, ang ina mo, baka press con pa lang, putang ina, di na ako magsalita, putang ina, tamaan ka na kagad, ang ina mo. Ang ina, pinagmamalaki mo na champoy ka. Ang ina, mga kalaban mo naman, mga pili. Ang ina mo, malapit ka sa akin. Ang ina mo, ilang araw na lang. Ang ina mo, bago mag-April. Ang ina mo, ikakalso kita sa truck. Ang ina mo. Ang ina mo, nga ka, pag-arap. Pinagmamalaki mo na sikat ka, gago. Ang ina mo, laos ka na, gago. Ang ina mo, saka ba't ka sumali dito sa Battle of YouTuber? Ang ina mo, nagpapasikat ka. Binabalik mo yung bangon ng pangalan mo, tangina mo. Tangina mo sa kasamaan ko nga din si Beryl Puton, putangina mo, nahirapan ka. Tangina mo, palay ka, purmang tukmul ka, tangina mo. Tangina mo. So yan mga kabakal, naglabas ng saloobin at sama ng loob si Jasper Recaino sa mga bash sa kanya. At kailangan kong i-stop yung kanyang video dahil... puro mura ang narinig ko. Pansin ko lang mga kabakal, bawat salita na lumalabas sa bibig ni Jasper Recaino ay may mura. Parang sentence mura, or isang word tapos mura. Isang word tapos mura. Parang yun yung combination ng kanyang salita. Hindi lang yung kanyang suntok ang kumukombo, pati yung kanyang mga sinasabi mga kabakal, puro mura. Kaya hindi natin kayang ituloy pa yung video niya kasi... literal na puro mura. Wala akong ibang natandaan sa mga sinabi niya kung hindi TITITI, mga kabakal. Grabe. So, hindi talaga pambata yung mga pinagsasabihin ni Jasper Recaino. At masakit din sa tenga. At hindi ko talaga alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Jasper Recaino. Na pinagmamalaki daw ni Albert Pagara na siya ay world champion. Well, dapat lang. At kahit hindi pagmalaki ni Albert Pagara na siya ay world champion, ipagmamalaki siya ng mga Pilipino. Dahil alam mo yun, nagbigay siya ng karangalan sa ating bansa. At hindi ko talaga alam kung paano nasasabi ni Jasper Recaino yung mga pinagsasabi niya. Parang ano yan eh, on my opinion parang ito. Isang ordinaryong tao na nagbaboxing, nilalait, example lang, kunyari lang, si Manny Pacquiao. Sasabihin kay Manny Pacquiao, laos ka na Manny Pacquiao, hindi ka malakas. Parang ganun yung example na nangyayari ngayon na si Jasper Recaino, hinahamon at pinamaliit si Albert Pagara. Parang ganun yung level eh. Parang si Albert Pagara ay naandito sa tuktok, tapos si Jasper Recaino nandito sa baba. Tapos nilalait-lait yun na sa taas. Parang ganun eh. Hindi lang sa estado ng buhay, kung hindi sa kakayanan makipaglaban. Kaya... nonsense pa rin mga kabakal. Nonsense pa rin yung mga sinasabi ni Jasper Recaino. Pero, syempre naman, mayroong freedom of speech Jasper Recaino para sabihin niya yung mga gusto niya sabihin. Yun nga lang, it doesn't make sense. It doesn't make sense at all mga kabakal yung mga sinasabi niya. At puro mura talaga yung mga sinasabi niya. Mura, 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 mura. At pinapalabas pa ni Jasper Recaino na nilalait daw siya. Yun nga, nilalait daw siya ni Albert Pagara. Samantalang siya naman talaga ang nahuna na manlait kay Albert Pagara. At the same time, wala naman akong makita na masyadong lait na nagagaling kay Albert Pagara. Kung hindi, ang sinasabi lang ni Albert Pagara ay boy laway. At minumura siya ng konti. Pero kung mapapansin niyo sa mga video ni Albert Pagara, konti lang naman talaga yung mura and more on expression lang. Pero kay Jasper Recaino ay every word mayroong mura. Kaya hindi nakakatuwang panoorin ang kanyang video. And napakalumanay mga kabakal. Parang nagsalita si Albert Pagara kahit galit na, napakalumanay. At yun mga kabakal, ano ang inyong opinion sa mga sinasabi ni Jasper Recaino? Meron bang katuturan or meron bang punto
Or may dahilan nga ba yung galit ni Jasper Cano or yung mga pinasasabi niya kay Albert Pagara? Or kayo'y nag-a-agree sa akin na nonsense pa rin at puro mura lang ang lumalabas sa bibig ni Jasper Cano, mga kabakal? So i-comment you down below para malaman natin at makarating kay Idol Albert Pagara at kay Jasper Cano aka Boy Laway Batang Yagit. Puntahan niyo ang kanyang YouTube channel para mapanood niyo ang kanyang full video, kasi mga kabakal, konti lang yung mga views ng video niya, so makakatulong siguro kung kayo manonood din ng video niya. At sana po yung nakatulong sa inyo ang video nito. At kung nakatulong po sa inyo, huwag niyo pong kalimutang i-like and i-share niyo po para makatulong po kayo sa iba. Hanggang sa muli, mga kabakal, lang inyong lingkod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.